Hi everyone! Again, welcome back to my channel. And today's video, i-share ko sa inyo kung bakit wala tayong masyadong update sa ating YouTube channel sa loob ng dalawang linggo. Okay, so actually, yung rason doon is from Quezon City, lumipat kami ng tahanan dito sa Taytay. Kasi nga, dito kami nakakita ng maliit na pwesto na pwede nating gawing grocery store. So, yun. Naging busy ako sa loob ng dalawang linggo. Kasi nga, before kasi, ang alam ko, kapag mag-open ka ng grocery store or parang sari-sari store, sobrang mabilis lang or madali lang kasi pupunta ka lang sa pwesto, tapos bibili ka lang naman ng mga ibibenta mo, tapos ganyan-ganyan, and i-arrange mo na. Pero, yung mindset ko before na parang matatapos lang sa loob ng dalawang araw, hindi pala siya ganun kadali. Kasi una sa lahat, kapag mag-i-start ka pa lang, maghahanap ka kung sino yung magiging supplier mo na nag-o-offer syempre ng may pinakamababang presyo. And yun, medyo nahirapan kami doon. Nag-inquire talaga kami sa labas kung sino o ano yung nag-o-offer ng may mas mababang prices sa amin. And yun, doon kami medyo natagalan. And syempre yung pag-aayos sa pwesto mismo. So ayan, i-share ko sa inyo yung mga videos ng pagkuha namin ng mga groceries or nung time na bumibili kami. So kapag mag-i-start pa lang tayo na magtayo or mag-open ng sari-sari store or grocery store, ang unang bilhin muna natin is yung basic na pangangailangan talaga ng mga tao, kagaya ng bigas, syempre mga pang-ulam, ganyan, tas mga ginagamit panlaba, tapos pang kusina, yun muna yung unahin natin na bilhin, especially kung yung budget natin is hindi siya ganun kalaki. Mas maganda rin kasi na mag-start tayo sa medyo maliit na puhunan, tapos papalakihin na lang natin. Make sure na lang na mapanood nyo yung video na ito hanggang sa matapos, kasi sa middle ng video na ito, maglalagay ako ng dalawang tanong na kung sino yung makakasagot na mag-send or mag-PM sa ating Facebook page, mamimili ako doon ng mananalo sa pamamagitan ng comment picker. Kung sino yung mananalo, bibigyan natin ng tig worth 100 pesos. Load or pwede rin as cash na isesend natin via GCash. Okay, so simulan na natin ang ating grocery. So kanina, nagpa-member kami sa Aling Puring sa Pure Gold kasi nga ngayon meron silang mga sale and marami silang mga pa-promo, ganyan. Kaya nagpa-member kami at dito na rin kami bumili. So dito muna kami bibili ng first na paninda namin, pero for sure naman siguro sa susunod may mga ahente na napupunta sa ating pwesto, then sa kanila na tayo bibili. At syempre kailangan nating tignan yung mga prices para at least mai-compare natin kung ano yung mas mura, tas doon tayo kukuha. Okay, so kasama ko si Hubby, tapos yung isang relatives din, para at least may kasama tayo na mag-grocery. So actually yung pamangkin kasi ni Hubby is may siya talaga yung may experience sa sa ganito. So sinama talaga namin siya. So mas maganda kasi na meron tayong kakilala din na may mga experience, especially kung gusto nyo mag-start kayo ng mas malaki ang inyong puhunan. Pero sa case kasi namin, hindi naman ganun kalaki yung puhunan namin. Okay, so yun. Inuuna talaga namin yung mga basic na pangangailangan ng tao. Yun nga, kagaya ng mga pangkusina, mga ulam, kasi syempre especially kapag sa mga nagtatrabaho, hindi kasi yan sa pagluluto, ganyan, pagising ng umaga magpre-prepare na, so minsan mas gusto nila yung yan, yung mga mabilis lang lutuin, or minsan yung mga kahit hindi niluluto eh pwede nang ulamin.
So, yun. Kapag nagro-grocery tayo, kailangan, ano yan, maayos. So, kung pangkusina or sa mga ulam ang bibilhin mo, doon muna, tapusin mo muna para hindi nga magulo at magiging maayos. Then, after nun, sunod mo ulit yung mga lahat na ginagamit sa mga panlabas, sa katawan, ganyan, kagaya nga ng mga shampoo, yan, yung mga safeguard, lahat mga ginagamit pang linis sa katawan. So, after that, kailangan, yun, kung mga ginagamit sa katawan or paglinis ng katawan or panlaba yung bibilhin mo, dun muna, tapusin mo muna lahat para nga maging maayos. Yan, Colgate, tas mga napkins, shampoo. Yun, isunod ulit natin yung mga junk foods. Yan, puro chichirya kasi hindi naman natin ipagkakailan na marami talaga sa atin ang sobrang mahilig sa mga chichirya. Kasi kapag wala tayong ginagawa, parang gusto mo lang ng umuya. Na kaming namili and ito na yung mga binili namin pero syempre dadagdagan pa namin to by tomorrow siguro or by next week na. I-arrange muna namin tong mga binili namin. Yan. So, after nung pamimili namin, dinerecho namin dito sa pwesto at ngayon nag-a-arrange na kami. Sinisimula na namin na i-arrange yung mga binili namin. Then, yun, sabi ko nga dadagdagan pa namin to. Bali, arrange muna namin din kung ano pa yung mga kulang, yun din yung bibilhin namin. So, ayun mga mamshi, after ng ilang oras na pag-ayos namin, ito na yung kinalalabasan. Bali, picture lang muna kasi karaniwang inaayos pa namin. So, kapag medyo okay na, kukuhaan ko ng videos, then i-share ko sa inyo, mga mamshi. And sana mag-visit kayo minsan dito sa amin sa Taytay. Anyway, thank you for watching at sana patuloy niyong suportahan ang aking YouTube channel. At sa next videos, i-share ko sa inyo kung magkano ang magiging income natin or yung daily na kita natin. Para at least magkaroon kayo ng idea at kung magkakaroon tayo ng puhunan, pwede rin tayong mag-open. Sana makatulong ang video na ito para mag-open din kayo mga mamshi ng kahit maliit na grocery store natin para kahit papaano may income pa rin tayong pumapasok dahil medyo mahirap magtrabaho sa labas ngayon.